Yan ang buhay ng mga taong mayroong allergic rhinitis dulot ng mga alikabok, balahibo ng hayop, o di kaya dahil sa pabago-bagong panahon. Pero papaano mo ba malalaman kung ang iyong pagbahing ay dahil sa allergy o isa ng common cold? Ang 22 anyos na si Glenn, 3 bimpo ang nagagamit sa isang araw dahil sa allergic rhinitis. Dahil nga rin sa kanyang sipon, patong-patong na tissue ang kanyang naiipon. Mga second year high school, doon po siya nag-start nung na mag yung atake po ng hika. Tapos nung nagpa-check up na po ako, yun na po. May allergic rhinitis daw. Sabi ng doktor. May ano rin po kasi kami dati, may aso po. Tapos siguro po sa aso, baka sa mga alikabok. Nasa layo din po kasi namin yung na may asma. Apektado rin ang kanyang pag-aaral. Mahirap po humingi, lalo na po kapag sobrang lamig sa classroom. Tapos yung pagka nasa aircon po, pag nabababad. Ayun po, nag-allergy na po. Ano po, kakatip po yung ilong, tapos susunod na may tutulo. Hatching na ng hatching. Parang gusto na po kasi talaga umuwi pagka ganun yung pakiramdam. Yung sobrang lala na po, bangkati na po, makati na po lahat, tenga. Lalamunan, mata. Bilang solusyon sa allergic rhinitis, ang kanyang takbuhan, ang antihistamine at nasal spray. Nakailang balik na po kasi ko ng doktor nun, paulit-ulit. Mahal po eh. Mahal po yung pa-check up, tas yung gamot. Home remedies na lang. Pero may nakita raw siya online na posibleng solusyon. Ang bawang sa loob ng ilong, pwede raw panlaban sa sipon? Trinay ko na. Kung gagana. Kumana ba? Hindi po. Mapdi lang yung ilong ko. Ayon sa ENT practitioner na si Doc Almia Pazon, hindi raw epektibo at ligtas ang paggamit ng bawang, lalo na sa ilong. Ang garlic sa paglagay sa loob ng ilong, wala siyang effect no sa pagkaluwag ng ilong. Based sa mga literature sa pag-aaral no, wala po siyang kinalaman sa pagluwag ng ilong. No. In fact no, pwede siyang magkaroon ng irritation sa loob ng ilong no. Tapos kunwari may maiwan siyang garlic doon, pwedeng magkaroon ng infection. Kasi hindi naman balat yung covering sa loob ng ilong. No, mucosa siya. Sobrang very sensitive yun. No, hindi siya balat. So, may mga blood vessels din noon. No, so if ever ma-irritate doon, pwedeng dumugo din yung ilong nila. Mahalaga raw malaman kung ito ba ay allergic reaction o common cold. Ang common colds is usually sipon lang siya, no? Pwedeng may kaakibat or kasama na cough, may konting fever, no? Usually kasi ang common colds caused by viral infection, no? Pag allergic rhinitis kasi, no, it is not caused by any of those, no? Ang symptoms naman ng allergic rhinitis, hindi lang sipon, no? Mayroong kasamang nasal itching, no? Pag-hatching, no? Pag-hatching, pwede ding makati yung mata, pagbabara ng ilong, o di kaya pwedeng may nararamdaman silang sipon sa likod ng lalamunan, no? Na feeling nila merong plema sa lalamunan nila. Dagdag pa ng eksperto, wala raw luna sa allergic rhinitis. Wala talaga siyang cure, no? Ang ginagawa natin is symptom-based treatment. So, hindi lang siya 7 days treatment. We have to know kung ano talaga yung nagtitrigger. Well, that's the number one treatment for allergic rhinitis. To avoid yung trigger factor. Pero mainam na malaman kung saan tayo allergic para maiwasan ito. Ika nga, prevention is better than cure. Actually, kasi alam na natin pag may trigger tayo, kunyari nakaamoy ng alikabok, no, mag-hatching tayo, mangangati ilong, alam mo na kung saan ka nagte-trigger, no? No need for that test, no? Ang allergic rhinitis is symptomatic treatment, no? Kung may sipon ka, gagamutin. Kung hindi niya nakokontrol yung symptoms niya, kailangan niya na magpakonsulta sa malapit na ENT, no? Or kahit malapit na doktor sa area nila. Para naman kay Glenn, lesson learned. At hindi na raw siya gagamit ng kahit ano sa kanyang ilong nang hindi nagpapakonsulta sa eksperto.
Huwag masyadong maniwala sa mga napapanood sa social media. Tandaan mga kapuso, makinig lang sa mga ekspertong totoo para ang problema hindi na mas lalong lumala pa.